Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, hindi bababa sa 20 katao ang patay sa pagguho ng lupa sa Baybay City, Leyte dahil sa walang tigil na pag-ulang dulot ng bagyong Agaton. Ayon sa Baybay City Police, ang mga bangkay ay na-recover mula sa 4 na barangay na kinabibilangan ng barangay Mailhi, Maypatag, Bunga at Cantagnos. Nabatid pa na may 6 na katao ang nawawala matapos matabunan ng lupa at putik. Isinugod naman sa iba't ibang pagamutan ang mga residenteng nakaligtas sa trahedya. Sa huling pagtaya ng pag-asa, bagamat humina na ang bagyong Agaton na isa na lamang tropical depression, magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang mga lugar sa Kabisayaan. Ang bagyo ay unang naglandfall sa Calicoan Island sa Giwan Eastern Samar, sinundan ito ng ikalawang landfall sa Basay Samar Lunes ng hapon. Martes ng gabi ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Agaton, bagamat malaki ang posibilidad ng interaction nito sa isa pang bagyo bago tuluyang humina at maging isang low pressure area na lamang. Nilinaw naman ang pag-asa na walang direktang epekto sa bansa ang bagyong malakas at hindi nila inaasahan na tatama ito sa kalupaan. Umarangkada na ang overseas absentee voting para sa mga Filipino sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsimula na ang botohan noong Linggo, April 10, sa iba't ibang embahada at konsulada ng Pilipinas at matatapos sa araw mismo ng halalan dito sa bansa sa May 9. Naging maayos naman ang botohan maliban sa ilang lugar na naantala ang pagdating ng election paraphernalia gaya sa ilang lugar sa Estados Unidos. Dagsa naman ang mga Pilipinong nais bumoto sa Hong Kong, kaya kinukonsidera ngayon na magdagdag ng polling precincts doon. Samantala, mariing itinanggi ng COMELEC ang kumalat sa social media na appreciated ballots di umano sa Singapore. Paglilinaw ni Commissioner Marlon Casquejo at kasalukuyang pinuno ng Office for Overseas Voting o OFOV, imposibleng mangyari ito dahil bago anya bumoto ay pinapipirma ang isang botante bilang katibayan na malinis ang natanggap niyang balota. Inilagay na ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa full alert status ang lahat ng mga tauhan nito para na rin sa paggunita sa Semana Santa. Sinabi ni NCRPO Chief Major General Felipe Natividad na kabilang sa babantayan ang mga lugar na kadalasang dinadayo ng mga tao, gaya ng mall at simbahan, kasama na ang mga transport terminal. Inatasan ni Natividad ang Manila Police District, Quezon City Police, Northern Police, Southern Police at Eastern Police Districts na tiyakin ang seguridad sa kanilang nasasakupan. Kaugnay nito, sinabi ni Natividad na wala naman silang namomonitor na anumang banta sa paggunita sa mahal na araw maging sa darating na halalan. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.